Former PBA guest team import Miles Powell, ginawa sa China ang ginawa dati sa PBA. Kumamada ng 43 big points, pinaglaruan lang ang mga Chinese players. At trending issue ang 20,000 fine kay Coach Pido habang 100,000 kay Powell. Yan ang ating mga pag-uusapan para sa video natin na ito. Yes, nawala na ang team ng Bay Area Dragons, ang masasabi nating malakas na PBA guest team na talaga namang tinutukan ng mga Filipino basketball fans. Grabe din kasi ang pagkakabuo ng kupunan na ito. Solid kung ilalarawan mula sa mga local players, international imports at even sa coaching staff nito. Kaya naman hindi na nakapagtatakang umabot sa finals ng Dragons. Kahit pa nga unang salang pa lang nila ito sa ating pambansang liga. Kaya sayang naman, hindi ba? At nawala ang Bay Area dahil sa mga personal na rason. Bilang isang solidong kupunan, naitiyak din kasi na solido ang gastos ng team na ito. Well, bumalik sa Australia ang head coach ng Dragons. Ang mga locals naman ay na-spread sa iba't ibang liga ng basketball sa Asia. Habang nanatili din ang dalawang imports nila dito sa ating kontinente. Si Andrew Nicholson ay naglalaro kasalukuyan sa KBL ng Korea at ka-teammate niya dito si SJ Belangel sa team ng Kogas. Habang si Miles Powell ay nakatanggap ng kontrata sa CBA ng China matapos mabigong makabalik sa NBA sa nakaraang Summer League. Pero ganun pa man ay hindi nagbago at tila lalo pang mas lumakas ang halimaw na laro ni former NBA at PBA import sa CBA. At tulad ng ginawa nito sa PBA, ay ginawa din ni Powell ito sa CBA ng China. Sino ba namang makakalimot sa buzzer beater 3 na ito ni Powell na yumare sa Northport Batang Pier? Yes, same thing, dahil kontra sa top CBA team na Shanghai Sharks ay inulit ito ni Powell sa isang overtime game. Pero nito lang ay mas matindi ang ginawa ni Powell sa kanilang huling laro kontra sa team ng Xinjiang, kung saan ay kumamada lang naman ito ng 43 big points. Makikita sa game na tila nilalaro lang ni Powell ang mga Chinese CBA players. Samantala, mainit ngayon ang usapin online ng di umano'y pagbabanta ni Coach Pido dito sa former NBA player at import ng NLEX na si Thomas Robinson matapos ang naging sagutan nila nakaraan. Nabigyan ng punishment ang magkabilang kampo na ikinagulat ng mga PBA fans. Si Thomas kasi ay sinibak ng NLEX sa si Coach Pido na nagbanta kay Thomas ay na penalty lamang ng 20,000 pesos. Dahil dito ay naungkat ang naging parusa kay Powell noong nakapagbitaw din ito ng hindi mga magagandang salita sa liga, kung saan ay napatawan ito ng penalty na umabot ng 100,000 pesos. Kung iisiping mabuti ay mas mabigat talaga ang nasabi ni Coach Pido. Legit na pagbabanta kasi ito sa buhay ng mismong player. Pero kung ikukumpara kay Powell, na mismong PBA na ang tinira direkta, kung kaya't mas malaki siguro ang ipinamulta dito. Kaya't nagiging usapan ngayon sa ilang mga basketball pages na tila nagiging hindi patas ang hatol ng PBA sa mga international imports. Nakalaunan ay magiging dahilan ng pagtabang ng mga ito na lumaro sa ating liga. Pero kung kayo ang tatanungin, patas ba talaga ang trato ng PBA sa mga imports at sa mga local players and coaches? Ikomento lang ang inyong opinion sa ating comment section.